Sa Paranaque naman, sinalakay ng mga otoridad ang ilang tindahan din ng pyesa naman ng motor na kulang sa mga papeles at permit para sa karagdagang detalye. May live report si Marisol Abdurrahman. Marisol? Jiggy, kasama ng Business Permit and Licensing Office o BPLO ng Paranaque City, inisaisa ng Paranaque Police ang mga tindahan ng mga spare parts ng motorsiklo sa Valley 1, Barangay San Antonio. Meron daw kasi informasyon ng mga pulis, Jiggy, na ibinibenta doon ang mga chinapsat ng motorsiklo na posibleng ang mga nakarnap. Sa katunayan, Jiggy, alam mo, nung nakaraang buwan lamang, meron silang isang tendero doon na inaresto dahil nahuli mismo nila na nag-aayos daw ng motorsiklo na karnap pala. Meron daw itong mga pinapalitan na parte ng motorsiklo na nakaw. Pero sabi nga ng tendero ng ating sumakausap kanina, hindi naman daw niya alam na karnap motorcycle na pala ang kanilang ginagawa na dinala lamang daw doon sa kanilang shop. Kanina na si Tajigi yung mga nasabing tindahan doon, ano, dahil karamihan sa kanila, in fact, Jiggy, lahat sa kanila ay walang police clearance na ini-issue mismo ng jefe ng Paranaque Police para magkaroon sila ng lisensya ngayon na makapagbenta ng mga second-hand spare parts. Ganon din ang ibang tindahan at ilan nga sa kanila ay paso na ang kanilang mga business permit. Siyempre, kanya-kanyang palusot ang mga may-ari ng tindahan at hindi pa sila nakakapag-renew ng kanilang mga permit. Inisa-isa rin ang motorsiklo na pinapaayos sa lugar na ayon din sa mga otoridad. Walang permit para mag-service dahil ang mga permit nila ay magbenta lamang at wala sila actual ng permit para magkaroon ng mga shop doon na nag-aayos ng mga motorsiklo. At kanina nga, Jiggy, meron din silang mga naabutan doon ng mga nagpapaayos. Sinata nila ngayon itong mga rider ng motorsiklo na walang maipakitang nakatibayan, no, na sila nga ang nagmamayari ng motorsiklo. At yung iba rin doon, nakitaan ng maraming violations, kaya maliban doon sa sita ay kinumpis ka rin ang kanilang mga lisensya. Meron din pinasok, Jiggy, kanina na isang bentahan ng mga second hand ng mga motorcycle na, alam mo, Jiggy, parang motorcycle siyang din na nga siya dahil napakamura ng mga ibinibenta mga second hand ng mga motorsiklo doon, as low as 5,000 pesos ay makakabili na. Kaya ayon sa mga otoridad, kaduda-duda raw ito, kaya i-check nila kung meron nga bang mga kaukulang papeles ang mga nasabing mga motorsiklo. Jiggy. Maraming salamat, Marisol Abdurrahman.